I'm here in Coliseo. Wala kayo sa country nyo porket foreigner tayo dito, diba? Eh, nagbayad naman tayo. So, right now, we're gonna have breakfast sa McDo lang. Sobrang mura, guys. 4 euros lang yung pagkain. Samantala, pag kumakain kami, laging 18 euros, 12 euros. So, better pa rin na mag-fast food. So, I'm ordering Marocchino o Marocchino. Hindi ko alam, pangatan ang kuko. Marocchino. Kino? Marocchino, a coffee in Italy. Here in McDo, ah. Ito ko siya itatry. So, sarap. Parang siyang cappuccino. Parang siyang empanada. Empanada. Look. We are entering another country, and that is Vatican. This is the smallest country in the world, so I'm so excited to see this one. And ito rin, isa pa sa mga nakikita ko sa movie, so ngayon makikita ko na siya in person. This is just the facade, so we're gonna go there, sa dome. And Earl is our tour guide because he's been here. Diba, Earl? Yeah. Nakakaba-kaba. Kabado kanina pa. Kailangan ko na para sa akin yung passport. Ay, ang ganda naman! Ganda. Kainin? I like it. Tara na. Pagkakagawa. Ah, talaga. Tara, tara. Saan naman tayo? Let's go. Guys, ito yung mga legal documents before. Look, they're carving it on a tablet. Ito pala yung mga tablet. Oh, dyan dati yung 10 commandments. Grabe, maghihirap ka pa mag-carve para sulatan yung taong gusto mong sulatan. Yan yung mga documents nila. Wala na pipirma. Guys, this is Head of Zeus daw. It says here. And this is the statue of Hercules. Grabe, ang dami dito. Ang dami nila. Oh, the posing is real. Who's this? Number 3. Check natin. May Amiel statue lang siya. Okay, okay, okay. Hindi ba ito Versace, babe? Versace na Versace. Maybe. Ano ka ba? Ano to? Pendant lang yan ng isa kong kami. Ah. This is my bathtub. Oh. Guys. You have the same see, color. Black, black. Oh. And you see, oh, the logo? Oh. No, that's very different. Much different. Different. Very much the same. Oh, pinaplex mo lang yung salin mo, ka-insta. Super laki niya, guys.
Guys, may Jollibee here at Vatican. Hello! Kabayan! Tourist din kayo dito? Hindi po. Ate, kayo dito kayo? Years na po kami dito. Ha? Siya po, since birth, born and raised here. Oo, so Italiana ka na. Italiana ka na? Kami born dito, pero inuwi sa Philippines. So, ah, still. Italiana pa. May XL gravy. Since it's been 3 weeks na, wala kaming Jollibee. Nandito na kami sa Europe. Ayan. Magja-Jollibee kami ngayon sa Vatican. Siyempre, order ko two-piece. Two-piece bikini char. Ah, two-piece chicken. Rice is life. But chicken joy is lifer. Crispy. Gravy. Tignan natin po parehas yung lasa sa Pinoy's char dito. Iba yung lasa, pero masarap pa rin. Same lang din kasi. Hindi, ano na ko na? Kala ko. Kaya talaga kita binigyan. Guys, if you will ride a train, eto na agad ang makikita mo. The Colosseum. Ah, grabe, I can't believe I'm here. Aparat tulad siya sa jumper movie. It's here na, let's go! Guys, nalihit kami ng 2 hours from our ticket entry sa Colosseo. So, we failed to enter. Sabi lang, gusto ko pa man din makita yung mga scenes sa mga movie, sa jumper, ganyan. So, hindi kami umabot kasi nagtagal kami sa Vatican. Tapos, kumain pa kami sa Jollibee. So, ngayon, pwede naman din kami dito sa Roman Forum. So, kasama siya sa entrance. So, maganda rin naman. Roman Forum, more on Roman ruins. Smile! Cheese! Grazie Bella! Ay, my camera! Cheese! Camera ko! Cheese! Hello, Filipina! Yeah! Sì, così! Dai un foto color, così! Ok, ok! Piano, piano, do te ne muoci, muoti! Cheese! Prego la squadra così! Camera, cambia! Qui! Gigi, li trago una voce! Cheese! Grazie Bella! Grazie! Baka maningil! Nabudol na ako ah. Okay, so it's our third time here in Trevi and laging maraming tao, grabe. And ito lang i-explain ano ba ang importance, bakit famous ang Trevi Fountain. Number one is it has intricate design. Yeah. It's in the middle of parang mga eskinita tapos biglang may ganitong fountain, diba? May myth about it. So kapag magta-throw ka raw ng coin na isa, babalik ka sa room. Kapag dalawa naman yung coins na itotrow mo, you will fall in love with an attractive Italian guy. And kapag tatlo namang coins ang itotrow mo, you will marry the person that you met. Ay, wow. Paano ko 5 piso ang ilagay ko? 5 coins. And we are back home. This is our third day actually
2 full days kami dito sa Rome. The first day, dumating kami at na-stress pa ako with my luggage. And the fourth day would be going to Florence na. So, I realized here in Rome, magkakatabi lang din yung mga attractions na pwede nyong puntahan. Choose a location which is super near the Trevi Fountain. Kasi if dun ka lang located, katulad kami, malapit kami sa Trevi Fountain, as in 5 minutes or 10 minute walk to the Trevi Fountain, lahat yun malapit na. Yung Piazza Navona, bus ride lang siya, Berini, Spanish Tips, Pantheon. Yun, pinuntahan din namin yung Pantheon. So, lahat yon pwede nyong gawin in one day. For the second full day namin, we went to the Vatican. And maganda rin na morning kayo pumunta doon. It's the smallest country in the world. And nakapunta ka na ng another country, which is the Vatican. And may museum doon na sobrang laki, sobrang haba ng lalakarin mo. So, prepare your footwear again. Pwede mag-video and picture sa museum except sa mismong chapel, which is nandun yung work ni Michelangelo, ba diba? Yung sikat na nakaganon, nag-reach yung ganon na hands. So, di dun pwede mag-picture. Makakukulat yung mga tao pag may nakita kayong pictures, parang kami, nag-picture kami, isa lang, isang snap lang dun sa painting na yun. And then after that, nakabook kami sa Get Your Guide for Colosseo ng 2 p.m. But dahil napahaba yung trip namin sa Vatican, actually napahaba rin yung shopping namin, kaya hindi kami nakaabot on time. So ito, tip na kailangan talaga na be on time, and the maximum grace period would be 1 hour. So kung dumating ka doon ng 3 o'clock at 2 o'clock ang call time mo, pwede pa. Pero kung 4 or 3 past 3 na, wala na, hindi ka na makakapasok sa Colosseo, parang kami. Sayang. Ginawa na lang namin, dun kami sa Roman Forum, which is yun yung mga ruins, that's the heart of the ancient Rome, ng businesses nila, politics, entertainment, ganyan. Shopping, kung gusto niyo mag-shopping, kung dito kayo malapit, Spanish Tips, ang dami na daw shops dun. Actually, mas parang kompleto. Mas kompleto yung mga items nila dito kaysa sa ibang countries. Para sa akin lang naman yun. Ah, ito pa pala. Okay. Kanina, nabudol kami. Kasi, hindi ko alam kung budol. So, nasa bus kami. Nag-ano kami ng bus ride. As in, kakabili lang namin ng tickets. Sabay-sabay kami. Binili namin yung tickets sa metro. Kasi, you will buy your bus tickets or metro tickets dun lang sa metro. So, bumili kami. Tapos, pagpunta namin ng bus, pagsakay namin ng bus, tinap naman namin yung ticket namin. And, na-approve. And then, may randomly nag-check dun sa bus ng tickets namin. Yung iba, hindi niya masyadong na-check. Tapos kami, nung chinek, binigay namin yung cards namin. Sabi, error daw. Nag-expire na daw yung tickets namin, which was yesterday daw. Eh, for me naman, sobrang impossible. Kasi kakabili lang namin ng ticket. So, ini-insist nila na expired daw yun and may fine 54 euros daw on the spot yung babayad namin. And if di namin babayaran yun, magbabayad daw kami, hindi ko alam kung honest, kung saan sinasabi niya magbabayad kami, ng 104 euros. They took our passport. Yun naman, hiniram lang, kinuha yung details namin. Parang, ewan ko, panakot sa amin na they got our details. So parang ini-insist nila na ganun nga na mali. So parang ako, hindi ako makakapaniwala. Tsaka hindi ako makakapayag na ganun. Kasi kakabili lang namin ng ticket. Tapos biglang ganun. Tapos binigyan kami ng fine. Ito. Italian language. As in walang English version. So paano ko naman ito maiintindihan, diba? So meron pang barcode. Itong barcode, nung in-scan ko, walang website. Kasi sabi ko, I want to make an appeal. Kasi hindi naman talaga expired yung ticket namin. Maayos naman kami dito. Hindi naman kami nagpapasaway. So, sabi niya, nandito daw yung website. And nung tinignan ko naman, wala, diba? Tapos sabi ko, we need English translation. No, you're in Italy. So parang, ah, okay. Oh, dahil nasa Italy nga kami. Italian language nga naman, ganyan. So, wala kaming nagawa. Pero, hindi kami nagbigay ng money. Ako, ayoko talaga maglabas ng money kasi binili ko talaga yung ticket ko kaninang umaga. Umalis na sila. Umalis na sila kasi nga random check daw. Naka-uniform sila. Ka-uniform sila nung bus company na yon with their IDs and all. So, ngayon, since hindi pa kami nakakaalis ng Rome, I'm not sure if saan ako ifa-fine, saan kukunin ibabawas yung euros na yon. But I am confident that
modo siya, as in budol siya. So beware of those things. Na huwag kayong magbabayad ng basta-basta kasi na if you know that you're in the right, bakit kayo magbabayad, 'di ba? Porket wala kayo sa country niyo, porket foreigner tayo dito, 'di ba? Eh nagbayad naman tayo. So I think for you need at least 3 full days for Rome and then next city na kayo. So I think that's it. Good night. So for our last night, we're dining in here. Sobrang walking distance lang, mga three houses away from our Airbnb is the Osteria Romana. Sobrang taas na rating sa to. Ina na rating sa 4.6 2,500 reviews. So is iba pa yung mga kumain dito. Yung mga 2,500 yun yung mga natuwa, nag-review, and ayan, and talagang jam-packed. Every night, nadadaanan namin to. Every lunchtime, puno talaga to. Yum! Slice mo na lang. Gusto ko siya naman maging aesthetic. Mga bastos kayo. Ano? Aman. So you play this on your birthday? Yeah. Wait, it's my birthday, so... Happy birthday, it's her birthday. For me, happy birthday. No, last week. Ready? Happy birthday to you. Hi Roma, we're going to Florence right now via train lang naman, so we're gonna go to Termini and then from there magte-train kami going to Florence. So bye. So since we're 1 hour early sa aming train ride, coffee, buti na lang merong cafe dito. Actually, merong mga fast food chains na around this area, pero tatawid ka pa, ganyan. So dito sa Termini, merong cafe. So, coffee and pistachio croissant again. Look, it's green. Dahil wala na kami pambili ng croissant, cookies na lang. At isasaw-saw sa kape, very Pinoy. Ay, oh. Sarap. Tapos, iinumin mo yung crumbs.